may misyon na namang gagawin si Madam ngayon. Kaya eto, nilabas na nga niya yung epektus. Talagang nagkamali pa talaga sa pagkuha. Pero ito na talaga, seryoso. Dahil ilang taon na to sa kwarto ni Madam, inalikabok na at iba na yung amoy. Bukod sa bobo na nga tong si Madam, makalimutin pa. Bakit parang nag-iisip ka pa dyan, Madam? Wala na tayong panahon para dyan. Eto na nga, tinanggal na nga ni Madam yung sticker sa epektus. Ewan ko ba kung bakit yan yung una niyang naisip? Parang hirap na hirap pa nga. Para hindi daw malaman kung ano yung laman. Kaya tinanggal ni Madam yung sticker. Napakatalino mo talaga, Madam. Mm-mm. Tapos pinag-iisipan pa ni Madam kung ano yung susunod niyang gagawin. Mga isang oras ata bago nakapag-desisyon si Madam. Talagang unang beses to na pinag-isipan muna ni Madam yung mga desisyon niya sa buhay. Tinawag na nga niya yung mga kasabwat niya. Dito nga sa plano niyang gagawin. Ewan ko ba kung mapagkatiwalaan ba tong mga to? Eto na nga at sisimulan na nga ni Madam yung plano niyang gagawin. Dahan-dahang binuksan ni Madam yung sliding door niya sa mansion. Pagkalabas nga niya sa kwarto niya, nakita niya pa yung alaga niyang dragon na naglabas ng sama ng loob. Nakikita kong swerte yung planong gagawin ni Madam ngayon. Eto na nga at suminyas na nga yung auntie ko. Pwedeng-pwede na dang bumaba. Kaya si Madam bumaba na nga sa may hagdan. Ewan ko ba kung successful ba tong planong gagawin? Eto na nga, tinawag ko na yung pinsan ko. Na tinago muna namin sa kwarto pansamantala. Habang itong mga kasama ko, nililinis yung lamesa. Kung kailan nagsisimula na, dun pa nagsilinis tong mga to. Tinawag ko nga tong pinsan ko para utusan kong buksan tong box. Talagang naistorbo ko pa yung pag-skincare nito. Kung nakikita niyo, itong pinsan ko na may nakalagay na benda sa noo. Na-aksidente kasi yan. Kaya ayan, nagka-third eye sa noo. Ewan ko, hindi ko ma-explain kung ano yung nangyari. Huwag na lang nating pag-usapan at ituloy na lang yung plano. Kailangan magseryoso na tayo, baka kasi bomba tong nakalagay sa box na to. Kaya eto, sabay-sabay na nga namin tong tinignan. Hindi ko nga ma-explain kung anong emosyong nararamdaman ng pamilya ko. O baka ganito lang talaga yung normal na reaksyon nila. Nakikita kong mukhang interesado nga silang malaman kung ano yung laman. Pagbukas nga nitong box, talagang may another plastic pang bubuksan. Alam na ni Madam kung ano yung laman yan. Siyempre, dahil siya yung bumili niyan. Sa sobrang excited nga, nagkakasakita na sila dito. Pagkatapos ng plastic, may another bubble wrap na namang bubuksan. Kaya curious talaga sila kung ano yung laman. Kunwari, pinagbukas ko sa pinsan ko. Pero hindi niya alam na para sa kanya talaga yan. Matagal na niyang binalak na ibigay yan. At matagal na din niyang binili yan. Eh kasi makalimutin din tong Madam niyo. Akala din kasi ng pinsan ko na para sa akin to. Tinanong nga niya ako, bumili ka na naman ng cellphone tin. Wala talagang alam na para talaga yan sa kanya. Talagang nagdadalawang isip pa kung para talaga sa kanya or hindi. At ayaw pa talagang maniwala. Naku, baka magbago pang isip ni Madam. Ano masasabi mo? Okay. Hindi, pera yun sa? Tingnan yun ako, ne. Once in a lifetime. Hindi lang lagi ka, te. Di man ikaw ang itigaan. Ang totoo, nabasa ko kasi yung luma niyang cellphone. Kaya iyan, pinalitan ko ng mas matibay. Halos ilang buwan din niya nang hiram ng cellphone. Eh paano kasi, nabagsak ni Madam yung cellphone niyan kaya nabasag. Matagal ko nang balak ibigay yan. Pero pinag-isipan ko muna ba kasi hindi na mag-aral eh. Pero nakita ko namang nagsipag kaya deserve niya yan.